sabihin ng Department of Justice na bukas lamang ang kanilang ahensya sa pag-apply ng piyansa ni dating Senador Laila Dilima kung pagbabasehan ng kanilang petition for bail ang humanitarian ground. Sa isang bahayag, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na bukas siyang aprubahan ang apila ng kampo ng dating senadora kung hindi ito ibabase ng kanyang kampo sa merito ng mga drug cases na isinampalaban sa senadora. Kung maalala, nagbigay hudyat noon si Rimulya sa kampo ni Laila Dilima na maghain ng petition for bail at siniguro nitong hindi haharangin ng Justice Department. Si Dilima ay nakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga noong Pebrero taong 2017. Kilala rin ang senadora bilang masugid na kritiko ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga paglabag nito sa mga karapatang pantao. Simula ng arestuin si Dilima ay paulit-ulit naman na sinabi ng Amnesty International kasama ang maraming iba pang domestic at international organization na ang paratang sa dating senadora ay gawa-gawa lamang upang patahimikin ito. Samantala, makalipas ang halos 6 na taon, nagpapatuloy pa rin ang arbitrary detention ng dating senadora sa kabila ito ng pagbaliktad ng ilan sa mga tumayong testigo laban sa kanya. Ayon sa pahayag ng ilang bumaliktad na testigo, tinakot lamang sila ng ilang opisyal ng gobyerno kaya't napilitan silang idiin ang senadora. Noong Lunes, naghain ang state prosecutors ng urgent omnibus motion para sa muling pagkasalang-alang para muling buksan ang paglilitis sa Dilima sa Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204. Are still agreeable to granting bail to Secretary Dilima based on the habeas corpus petition, which says that the six-year, which would say that the six-year period of trial may be too long, and that the six-year period of detention by undergoing trial may be too long, and that it may deserve a better turn if she's granted bail on humanitarian grounds. Now, what happened was, her counsels decided to take advantage of our softness on this issue by saying that they will file a petition for bail based on lack of evidence, which is very far from the reason why we do not oppose bail. So the fact that we wanted to have bail is based on humanitarian grounds, not on the merits of the cases. Pagdaho sa kustudiya ng Philippine National Police Custodial Center sa Camp Grammy, Quezon City, ang self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sa pamamaslang ho ito, siya yung suspect sa pamamaslang sa veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Kinumpirma ito ni Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Pajardo, matapos na paitulutan ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 ang paglipa nitong si Escorial mula ho sa dati nitong kustudiya na ito'y hawak pa ng National Capital Region Police Office sa Special Operations Group. Anya, bandang alas 4 ng hapon kahapon ay isinailalim muna sa kaukulang documentation itong si Escorial nang makarating ito sa Camp Crame bago pa man tuluyan na mailipat at tanggapin sa Custodial Center. Ayon naman kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Edgar Alan Acubo, mismo mga tauhan ng Metro Manila Police ang naghatid kay Escorial patungo sa Camp Crame para naman tiyakin ang kanyang seguridad. Kung maalala, si Escorial ang isa sa may tinuturing na susi sa paglutas doon sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid at matukoy na rin ang utak sinasabing krimen. Kaugnay nito ay kasalukuyan pang pinagkahanap ng mga otoridad ang lokasyon ni na dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at dating security officer nito na si Ricardo Sulweta na tinuturo namang mastermind sa naturang pamamaslang. Gusto ng kanilang kapangyarihan, kailangan na kaya ang military takeover? Ito ang puntong isinisulong ni Senator Robin Hood Padilla sa patuloy na pagdinig ng Senado sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Ani Padilla, nainiambing ang sitwasyon sa probinsya sa isang vulkan, nakasaad sa ligang batas na maaaring mag-takeover ang Armed Forces of the Philippines at ayusin ang lugar kung kinakailangan at kung papayagan ng Pangulo. Dating pong konstitusyon, malinaw po doon na sinasabi. Ang sabi po doon, kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen, pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-take over po kayo at ayusin yung lugar na yon. Sa palagi po ba ninyo, hindi pa po ito napapanahon sa Negros Oriental? Ipinunto ni Padilla na sa Article 7, Section 18 ng Saligang Batas na ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at maaari niyang tawagin ng naturang sandatang lakas upang pigilan o sugpuin ang karahasan, paghihimagsik o pagsalakay. Ayon kay Padilla, bukod sa pagpaslang kay Governor Ruel Digamo, marami rin biktima ng kalunos-lunos na krimen kasama ng mga sibilyan na humihingi lang ng ayuda. Masukal po ang mga usaping ito, ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin at emosyong bumubuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema. Ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga iskalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP. Ang mga individual na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ng ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang kadalubhasaan upang isagawa ang gayong kasuklam-suklam na krimen ay hindi po katanggap-tanggap.
Sumang-ayon si Pamplona Mayor Janice Digamo, nabalo ng gobernador sa mukhay ni Padilla na napapanahon ang military control bagamat hindi sa punto ng martial law. Ay naman kay Department of Justice Undersecretary Hermogenes Andres, sangayon din siya na urgent ng sitwasyon sa Negros Oriental. At po ng News Flash video ay makikita sa aking News Flash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahaphir TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 0908-655-3757.